Disclaimer, this video or PowerPoint presentation is solely created for the purpose of giving ideas about the examination clues and how to react to it as part of the testmanship skills on medical school to revalida to board exam. However, the best testmanship skills available is still studying as best as you can. This video should not be used as a substitute for studying what you have learned from textbook and lectures. Good day, future MDs! Welcome again sa aking isa na namang video. This time, karuktong ito ng testmanship skills na naturo ko na, which will be found on the video down below. This time, gusto kong ituro sa inyo yung mga terms na commonly pwede natin magamit sa mga medical school. And yung example, paano sila ginagawa ng examiner. Again, another disclaimer, pwede rin sa revalida at pwede rin sa board exam gamitin itong mga terms na ito. Okay, so references ko dito, Oklahoma Notes. Okay, small introduction. Again, dapat hindi tayo nagbabasa masyado or dwell too much on the question. Not too much to the point na masasacrifice natin, meaning ko, yung mga ibang items kasi baka mag-cram tayo. Pero, gusto ko sa inyo, babasahin yung mabuti ang exam nyo. As naturo ko dun sa isang una kong video regarding sa testmanship skills. Ngayon, ang goal ng video na to is to familiarize yung mga manunood or watcher regarding dito sa mga qualifiers na ginagamit. Such as, paano ba nila kukumpletohin ang isang sentences? Usually, pwede sa Q&A, kumpletohin ng sentence or mas common, answer the question given to you by the examiner. Thus, ma-increase yung chance ninyo of arriving to the correct answer by aalamin ninyo ano nga ba ang gustong hingin ng examiner sa'yo. Okay, example qualifiers and how they are used in the exam. Okay, so by the way, may mga types, ito yung mga types of questions muna ng pahapyaw natin. On your left side, actually, ganyan yung mga question. On your right side, saan nga ba most probably pinagkukuha ng mga examiner? Yung mga kinukuha nila, yung mga questions or yung sagot na hinihingi nila sa iyo. For example, you compare or you contrast. Pagkumparahin mo sila, usually sa mga labels or cell charts, meaning tables. Pag requirements naman, mga cause and effect, inhibitors, or results, usually labels sa mga nasa text or flow charts. Pag functions, baka most likely, baka mamaya sa mga pinagdo-drawing-drawing yan, o kaya sa mga labels na rin, or dun sa mga text, baka dun nila kinuha. O kaya clinical implication, pwede sa mga structure, pwede sa mga function, pwede sa mga mechanism of action, or labels, charts, and drawings. Usually, mga nasa loob-loob minsan ng mga textbook, or pwede rin sa mga drawing na paano nila ini-interpret. Kaya nga, kung ano yung naintindihan nyo rin, aralin nyo rin siya ng ganun. Okay, let's begin. Acute versus chronic. Okay. Usually, hindi naman acute meaning sudden or severe. Or chronic, long-term or mild. Pero, tandaan ninyo sa mga exam. Hindi laging sinasabi na, uy, acute, uy, chronic. Hindi. You have to know what is, how could you define an acute? How do you define a chronic in the disease? Kailangan ninyong makuha yung mga gist. So, kailangan nag-aaral talaga. Let me give you an example of the term. Okay, so ngayon,
tignan natin ngayon yung example na binigay dito. So, ngayon, sabi ko nga sa inyo, ibabisect natin yung mga information. So, a 57-year-old patient comes in with a chief complaint of 1 week duration of dry cough. Oops, mukhang naano ata. Erase. Okay, ulitin natin yung sa 1 week na bisect. 57-year-old male. 1 week duration of dry cough. Okay. So, full of dust. Yan. The patient lives in a house of, ano, ayan. Yan. Patient lives in a house full of dust due to construction, na punong-puno ng construction and crowded area daw. Okay, nasa crowded area to. Which do you think may be the best? Ayan, 1 week. Tandaan nyo, ang acute versus chronic, baka mag-iba-iba kasi ang mga differential diagnosis na pwede nating maisip. So, baka mag-iba rin yung treatment, mag-iiba din yung sagot. Okay. So, ngayon, sa choices, best ang hinahanap niya. Mukhang may makakapareho, pero isa lang dyan ang best treatment of cough to the patient. Okay, ng pasyenteng to. Okay? So, sabi nga natin, we have to rule out. Ano muna yung mga mali? So, yung letter A, mali na yan. Pwede. Pwedeng infectious, pero baka viral lang to kasi dry cough. Or, wearing of surgical mask, yes. Pero pag in a fine particle kasi, hindi ganon ka, ano to, hindi ganon ka protective ang surgical mask. Baka mas magandang N95. So, dalawa na lang. Letter D at letter B. Yung dalawa na lang ang natitira. Kaya lang, isa dito, best treatment of cough in the patient. Yun ang sinabi. So, again, considering kasi to full of dust, 1 week duration, most likely, baka rhinitis, allergic rhinitis to, or pwede dun sa cough niya is cause yung allergic hypersensitivity reaction sa labas. If we give cetirizine to the patient kasi, yes, pwedeng ma-alleviate yung cough. Kung may cold pa yan, pwede rin ma-alleviate yan. Kaya lang kasi, ang problema, kahit tanggalin andyan yung cetirizine na yan, supportive lang yan. Ang dapat yung gawin is to keep away from the stimulus. So, ayan nga, ang best treatment dito is letter B. Ayan. So, kailangan keep environment clean at all times. Okay? So, ang ano dito is yung kailangan makuha nyo yung mga gist ng mga ano natin. Makuha nyo yung gist ng paano nga ba magtanong. Ayan. Kailangan makuha nyo yung best. So,
environment clean. Okay? Kaya lang kasi, parang ang mas hindi ng examen nito is best
So, letter B is the correct answer. Ayan. Okay, so ayan. So, ito galing sa Science Directo. So, ayan yung mga germline mutation. Ayan yung mga cured meats, paninigarilyo. Ayan, mga dust. COX-2 genes, may sinabi pa. Ayan. Ayan, no? Tapos ito yung mga decreased risk mo. Fiber, folates. Okay? So, okay. So, next naman is characterize, which is to define or identify by physical appearance or yung shape or yung size. So, again, tingnan natin. Ang gusto niya rito kasi, literal mong i-define yung ano niya, yung characteristic. Yun ang gustong hingin ng examiner sa'yo. O baka mamaya, yung examiner mo, binigay niya yung characteristic. Identify mo ano yung yung dinescribe ni examiner sa'yo. Pwedeng yun ang mangyari. So maraming ano, pero bigay tayo ng isang scenario dito. Example, a 2-year-old female patient. May fever, may rashes na nag-start sa neck area. Okay? Sa neck. So, may rashes. So, pwede nating isipin. Oops, sorry. Pero pwede nating isipin dyan sa rashes. Baka mamaya, viral to. Okay, isa-isa tayo. So, nakapag-rule in. Rule in, rule in na. Okay, rule in na tayo. Kaya lang tignan nyo. May clue na binigay. May bacteria na ano rito. May bacteria. Sinabi niya nagpositive daw sa culture ng bacteria. Upon gram stain, sabi niya, merong isa dyan na characteristic ng bacteriang ito. Okay? So, tignan natin mabuti. Ano nga ba to? Again, tingnan natin yung mabuti, characterize. So, pinapa-describe. So, ang mangyayari dito, this is a two-way question. You have to first identify the disease, identify the cause of the disease and the cause, and then, what is the description of the cause of the disease? Okay. So, this is a two or three-way question. So, tignan mong mabuti. Okay? So, sabi natin, tingnan mo yung mali. Aba, tignan mo to. May magka, yung B at C mo, magka, ano na sila, opposite. So, isa na lang dyan ang tama. Ayan. So, ito kasi, tingnan mo, oh, branching, isa, basila, yung magkalayo sila. So, most probably, these are wrong answers na. Kaya, inext ko na. Again, at panuorin niyo dun sa isang video na ginawa ko para mas maliwanagan kayo dito. Pero assuming na panood niyo yan, assuming na napanood niyo na, okay, let's continue dito. Ayan, with complete hemolysis, bacitracin, or optochin sensitive ba siya? Okay, this patient kasi, this is a characteristic of scarlet fever. Ayan. Scarlet fever yan. Usually, ganyan siya inaano ni ano. Sa pagka sabihin, reddish pa nga. Yan ang nasa Delson. Ayan. Scarlet fever, which is a group of gas or group A streptococcus. Pero, ano nga ba ang group A streptococcus dito? Alin nga ba? So, usually, basta marinig nyo yung group A streptococcus, si bacitracin. Kasi, kaya nga, tracheitis wound, di ba? Kasi, pyogenes ang nag-cause. Ito, scarlet fever, isa sa maraming sakit ang nai-cause. Ang group A streptococcus nyo. Again, sa microbiology, sa IM, sa pedia, naka-describe lahat yan. Or pati sa derma. So, I encourage you na ma-read nyo yun. So, dito, ang answer dito is letter C. Gram-positive cocci catalase with complete hemolysis and bacitracin negative. Ayan. Paano ko na-trace back yan?
So, yung ganyang mga... So, we have to, ano rito. So, let's erase this for the sake ng second, ng next slide natin. Ayan. Okay. Erase, erase. Okay. So, titignan nyong mabuti ang ito. I would suggest sana, dun sa ano natin, babasahin nyo to. Okay. Basahin nyo to sa ano natin. Basahin nyo to sa USMLE Step 1. Okay? Ayan, coxi, catalase, negative, complete hemolysis, and group A pyogenes. Ayan. Yung sinasabi kong bacilli, usually, titingnan mo na aerobic, pakalisteria, or bacillus, paghanap ka ng anthrax, or yung mga bullneck, or sa listeria, usually mga bullneck. Or clostridium, kung anaerobic. Titignan nung mabuti yung muscle niyan. O kaya Nocardia ba yan? Usually, Nocardia yun na branching filament. Hindi ganun ka, ano kasi to. Usually, sa immunosuppressed, lumalabas to. Yun ang clue dyan. Pero usually, ito, naraming ano ang strep pyogenes natin. Ayan. Okay? So, kung okay na ba? Again, USMLE Step 1 ang ano ko dito. Yung first aid. Yan yung reference ko dyan. Okay. Demographic modifiers. Again, you have to know the common age, sex, race of origin, occupation, or geographic. Kasi, yan nga, karami tayong mga diniscuss kanina. Kasi, yung mga common-common. Ihakan limit kung ano yung ano natin. We can limit ano nga ba, anong mas common sa bata, anong mas common sa matanda, more common in female than in male, or vice versa. Ano nga ba yung occupation? Baka mamaya sa occupational pala niya nakuha yan. Geographic, usually kasi mga parasites or yung mga may kinalaman sa mga mosquitoes, for example, they are common kasi pag nasa tropics mo makukuha yun. Compare mo dun sa, ano, sa mga higher countries natin. So, you have to, ano, consider ano, yung mga demographic modifiers mo. They are also game changers. Next, the cause and an effect. Okay. Yung cause is to, pinagsama ko na dito. Okay? Yung cause kasi is to lead to a result. Which will, yung effect naman, the next thing that will happen. Ibig sabihin yung cause, pupunta sa result. Yung result na yun, yun yung effect. So, they are a chain. Kaya nga nilagay ko sila yung chain, di ba? Usually, iisipin mo sila dito sa diagram na yan. Think of your cases as in yung diagram dito. For example, case, cause. Ano nga bang nag-cause to? At saka yung, ano na yan, pupunta yan dito. Sa letter B. Okay? Ito yung causes mo. Pupunta dito sa effect na to. O baka yung effect na yan, mag-cause na naman ng another effect. So, titignan natin mabuti. So, may dalawa kasi akong tinatawag dito sa diagram na ganyan. Usually, may antecedent cause, may intermediate cause, at may effect. Yung immediate effect. Okay? So, example, itong nasa gitnang cause na to. These are your immediate na which leads sa effect na yon. Okay? Immediate. Yan. Okay. Tapos, yung ito, antecedent. Yan ang tawag ko dito, antecedent cause. So, ibig sabihin, kung ano yung nangyari sa kanya nung pangmatagalan, yun yung, para mag-lead dun sa immediate cause na yun, yun yung ano, yun yung naging ano niya, para mapunta sa effect na yun. So, titignan mong mabuti yung question. Kasi, ano ang nga bang tinatanong sa'yo? Antecedent, nasa antecedent ba yan? Nasa immediate cause ba yan? Or baka nasa effect, binabacktrace sa either immediate or antecedent.
So, titignan mo mabuti. So, by the way, yung question sa'yo, andun yung clue mo. Saan mo siya titignan? Okay? So, what circumstances? Ayan, idadiagram natin yung data. Okay, at least kung sa yung diagram dito simplified as much ha, para at least pag mag-arrive na kayo sa answer, at least may ano kayo, mas masisimplify nyo yung term. Okay, halimbawa, nasa antecedent cause tayo. So, ibig sabihin, andito yung ano natin. Atrophy is the reduction of an organ. Ayan, due to decrease in cell size or number. Okay, dinescribe lang niya kung ano yung atrophy. And the following statement is not false. Okay? So, may stem na ako. May one word na negative stem na. Regarding the causes of atrophy, except one. So, bilugan ko tong dalawa. Okay? Not false, except, again, double negative stem. So, ang ano ko sa inyo, suggestion ko sa inyo, again, isi-simplify nyo. Okay? Simplify nyo na lang. Which of the following is false. Yun na lang. False regarding the causes of atrophy. Yun na lang. At least, sinimplify ko na to sa ano. Simplified na false. Yun na lang. So, one-way stem na siya ngayon. So, ito, ang gusto niya kasi dito is na sa antecedent cause ka. Yung pang matagalang cause. Ano nga ba nangyari? So, ito, tama lahat to. So, letter D. Decreased pressure. Yan. Decrease, again, tingnan nyo. Decreased workload. Decreased pressure. Ayan. Dalawa na naman. Ang ano, nasa A and D, 50-50. Pero bakit? Pag-increase ba ang pressure? Pag-increase kasi ang pressure, sabi ni Robbins, may naiipit yung kabilang cell mo. So, naiipit. Yung naipit na yon, it would cause to atrophy din. So, kaya nga, decreased pressure. So, ito, at least, ang naano natin dito, ito. Ito ang hinahanap niya. Possible, ayan. Ayan, dyan sila nag-dwell. Okay? So, let us erase. Pero, paano ko nga ba sasabihin? Kung ano yung effect niya. Yung effect, edi yung atrophy. Pag tinanong kung ano mangyayari dyan, pag ginawa mo lahat yan, yun ang magiging effect. So, pwedeng nasa cause B to effect ako, or pwede pang nasa C or sa letter D kung may secondary pa yan. So, mamaya tignan natin, ano nga ba ang may sunod? Yung sa letter C, sa letter B. Okay? Ayan. Decreased pressure is the correct answer. Sabi ko na. Okay, if the question is to C and D, yung immediate cause and effect, o kaya itong C and D, mag-limit ka dito. Kasi yan ang hinihingi ng examiner sa'yo. Okay, dyan. Pero, yan ang X, in-X ko lang yan sa answer. Okay. Pero kasi, andito ang ano mo. Yan ang ifo-focus mo. Pero at clue lang siya. Distractor lang yan. Okay? Ito kasi, distractor to. Pero, huwag mong hayaang maloko kanyang distractor na yan. Okay? Kasi, andito ka kinukos. Minsan, mahilig ang mga examiner na maglagay ng distractor para itest ka talaga. Sa med school, itest ka kung ano ba talaga yan. Kung alam mo talaga ang sagot. Tingnan natin. A 60-year-old American patient, ayan, may sinabi ng Caucasian, okay, may sinabing GERD, early satiety, vomiting, retching, and bouts of hematemesis and heartburn. Okay. Nung okay, in endoscope, binigyan ka pa ng clue. Okay? Binigyan ka pa ng clue. Wrist patches, ayan, with bleeding in the distal. Oh, ayan. Distal esophagus.
Hayan, distal. Tinatanong niya, morphology. Okay, kinakarakterize. Characterize sa dabat. So, you have to describe literally kung ano to. So, yeah, pathology to. Most likely, pathology subject, pero pwede sa IM to. Pero, ang focus natin is how you will know your cause and the effect. Ito kasi yung GERD, di ba? Ito yung GERD mo. Okay, may raised patches and bleeding. Ayan. Pero sabi niya kasi long term pala. Kalimutan kong yan, underline. Long term, so pang matagalan. Kasi, yung bar... Okay, alam natin, posibleng magbabarets to. Alam... Kaya lang, ang tinatanong niya, long term. Yung barets kasi, ano lang din to, nasa intermediate ka. Ang tinatanong niya is yung long cause. Okay? So, hayan. So, between the letter C and the letter D, siguro pag wala yung long-term effect, most likely, baka ang tinatanong niya rito, pwedeng barets. Pero tingnan nyo yung clue eh. May hematemesis na, may early satiety na. So, ibig sabihin, lumalaki, tsaka raised patches. So, mukhang most likely, ang papunta niya rito, bukol. Bukol lang gusto niyang tanungin. So, atrophy, ang layo na niyan. So, since nandito ka sa A and B, mali na yan. Okay? So, letter C and D na lang ang matitira. So, there will be intestinal type morphology with mucin-forming glands o kaya may pearls. Moderately to well-differentiated cell. Kaya lang kasi, ang letter D mo, this is more of an ACC. SCC pala, sorry. SCC. AC. Okay? Sabi niya distal. Again, kaya nga alamin niyo anong most common. Kasi pag most common, okay, most common na cancer sa ano sa esophagus, SCC. Pero ano eh, wala naman siyang sinabi si ano mo na smoker ang pasyente. Kasi kung smoker, okay, pwedeng 'yan. Baka 'yan pang tinutukoy niya. Eh tinatanong niya, may GERD eh. So binigyan ako ng clue. So, ang ano ko rito will be letter C. Intestinal type morphology. Characteristic of your adenocarcinoma. May glands. Adeno meaning gland. Sabi natin sa pathology. Okay? So, there will be an intestinal type with mucin-forming glands. Ayan. So, ganito kasi yan. Yung magiging ano niya. Konting ano lang tayo ha. Ayan. Sige, i-ano natin to para makita natin yung buong ano mo. Ayan. So again, gusto lang ipakita nito yung paulit-ulit na inflammation dyan ng GERD mo, magkakaroon ng metaplasia hanggang magkaroon ng dysplasia. Pag nagkaroon ng dysplasia, tingnan mo yung gland, dumami ng dumami, hindi hayan. Nagka-adenocarcinoma na. Okay? Yun ang gusto lang iparating ng mga picture na to. Again, sa pato, sometimes, it's not just memorizing, but also you have to understand din, if, yan ang clue ko ha, understand nyo rin, if ano nga ba nangyayari sa isang cancer. Kaya nga, yung first 10 chapters dyan, ng general pato, if talagang naintindihan nyo, so survive nyo ang pato. Yan ang tip. Pero yan lang, ang dami ng ano, so, yung memorize, di syempre, may dysplastic na dyan, may mga gland na, part kasi hyperplasia, kasi, sabi nga natin, multiplying, dividing cell, tsaka altered yung mga DNA nila, sabi natin sa chapter 7 ni Robbins. Kaya, nakaganyan siya. Next. Functions. To work, exist to, in order to. Okay? Okay, ito ang ginawa niya kasi dito, pwedeng i-describe mo yung function o kaya ibibigay na niya yung function. Kaya lang, describe mo sinong nagfa-function nun. Okay, or pwedeng ibibigay mo yung function niya. Halimbawa, ito. In the retina, ayan, this photochemical is found in the outer segment. So, light-sensitive photochemical. Okay?
So, outer segment, may clue na ako. Rhodopsin yan. Retinal or retinol, vitamin A. Ano lang to? This is yung vitamin, nagsusupport lang para sa function mo na magkaroon ka ng vision na malinaw. Yung metarhodopsin mo kasi, sabi ni Guyton, mabilis lang to. Mawala. Maging barodopsin. Mabilis lang siya. Which is a byproduct of your rod. Once na hit ng light mo, yung rhodopsin. Okay? So again, dito kasi nangyayari. After that, CGMP. CGMP, hyperpolarization. Nakakaroon ka ng vision. Again, ha? Hyperpolarization, para ma-stimulate mo, mata lang ang gumagawa nun. Napaka-special. Again, I suggest basahin nyo yung physiology ninyo para mas maintindihan nyo yung mga function. Intindihin nyo. Okay? So, rhodopsin is the correct answer. Okay? Ayan. O pwede naman, palitan natin. I-reword natin. That what is the function of the rhodopsin? Eh di ayan. Light-sensitive photochemical. Yan ang isasagot nyo. Kung babalik na rin, kung other way around ang question. So, pero hindi lang dito ha, sa rhodopsin. You have to know the functions din ng iba't ibang parte ng katawan nyo. Baka mamaya capillary ang tanongin. Baka mamaya surfactant. O kaya yung mga type 2, sa type 2 normal na sites yung gamit. Okay? O kaya yung ano nyo, baka mamaya yung enzyme nyo, anong function yan? So, ayun, you have to know talaga anong mga gamit nila. Okay? Okay? So, yung next naman dito will be indicate. Ano bang ibig sabihin? Or may involve? For me, yun yung ibig sabihin pag ginamitan kayo ng term na indicate. Okay. O kaya may mean. Ito ang ibig sabihin. Halimbawa, bibigyan kayo ng kisa ganito. 15-week G2P1-1101. Okay? Nagpasonography siya for herpetus. Ayan. Okay? 15 weeks. Tapos, yung amniotic fluid index is 17 cm. Ang hinahanap niya, cos. Ayan. Kumbaga, nasa immediate tsaka antecedent cause. Okay? Pero, tignan nyo na naman. The following may not indicate the pero kung tutusin, may indicate the mechanisms of causes. Bakit may not? Mali ako. I-erase natin to, ah. Mali ako dyan. Pero minsan, talaga mabuti kasi yung exam natin, imperfect. Okay? Na may talaga. You have to watch out sa ganun. Pero ito, mali ako rito. The following which may indicate yung mechanism except isa ng AFI, meaning yung amniotic fluid index. Again, 2 to 8 cm in yung mga vertical packets natin. Doon mo pwede mong sabihin na normal ang isang amniotic fluid. Or, kaya lang, ang problema rito, 17 cm. So, 17 cm, mukhang hydramnios to. Or, pag sa lumang libro ka ng Williams, polyhydramnios ang tawag dito. Ang gusto na tanongin, lahat dito is polyhydramnios, except isa. Okay, impaired swallowing? Yes. Kasi, mag-impaired ng swallowing mo, ang mga pitus lalabas. By the way, second to third week, ginagawa ang pagkukuha ng isang amniotic fluid index. Kung sakaling tanongin lang kayo, yun yung sabi ni Williams sa pagkuha ng AFI natin. Okay? So, impaired tracheal compression, ayan, anatomic, di na naman makapasok yung tubig. Okay, so dalawa na lang, renal agenesis and cardiac arrhythmia. Kaya lang, ang sabi kasi natin, ang fetus,
Yung renal mo na or kidneys, gumagawa ng ano yan, water yan. So so pag wala kan yan, baka kulang ang magiging ano mo kasi kulang ang nagpo-produce ng water mo. So letter C ang hindi kasama diyan. Kasi usually renal agenesis causes causes oligohydramnios. Okay, so going back sa table na yan. Okay, so yan, renal agenesis. By the way, mali yan ang dapat indicate except. Okay, ayan o. So ayan yung mga causes ng mga hydramnios. Again, sa mga bagong libro ni Williams, hydramnios na ang gamit ngayon na term. Pero pag kaila blueprints kayo or sa mga makalumang Williams, polyhydramnios pa ang sasabihin nila. So, ayan, yung ano natin, yung mga iba't ibang causes. Ayan, no? May cardiac arrhythmias, tracheal compression, infant swallowing, high cardiac, yan, pag may uteropelvic, ayan, madaming cause. And then, yung oligo, yan, sorry nga lang, pero tignan nyo, itong sinasabi ko, ayan, no? Fetal kidneys are the main contributor of the amniotic fluid volume. Kaya nga, pag may renal agenesis ka, pagsakto. Pagsak yung ano mo, yung AFI mo. Ayan. So, yan ang turo sa atin sa pathologic obstetrics. Diba? Yan o, pwedeng. Or pwedeng ARPKD, which is common dun sa bata. ADPKD sa matatanda yun. Sabi sa IM. Okay? Next, ito, most probable or most appropriate. Kay Oklahoma Notes, pinaghiwalay nito pero dito kasi parang almost pareho lang sila ng meaning. Na ang gusto lang nilang sabihin, next step. Okay? Basta tandaan, ang tatandaan nyo rito, kung nabasa nyo talaga yung diagram. Yung diagram ang importante either sa mga CPG or dun sa, ano natin, meron sa Schwartz, meron sa Harrison, meron sa Williams, or sa Gaine. Sa Gaine, sa ano meron tayo? Kay Perek, tsaka dun kay Blueprints. Okay? Pero at least, kung mabasa nyo sila, mabibigyan kayo ng clue. Halimbawa, ito. 72-year-old female, okay? Ayan. Okay? So, ito, BP, 150-80. So, nasa stage 2 hypertension tong pasyente. Pumunta sa ER ng masakit ang ulo niya. Ayan, matanda naman natin sa internship tsaka sa clerkship ninyo or sa clinics, ginagawa namin to, tinetest ang mga laboratory nila, yung mga electrolyte, kasali yan. Ha? Kasali to sa pag naano ka sa ER. Tingnan nyo, yung ano niya is 152. And then yung potassium niya is 3.2. So yung iba 155, yung iba 150 mix eh. Ito mataas. Ito mababa. So again, this is a case of ayan oh, may frequent brain din due to cramp. Ayan, may cramps. Bakit? Kasi may electrolyte abnormality ka. Ang nakakatakot nga lang dito, baka magpalpitate pa to. O kaya, kasi yung hyperpolarization mo ang lakas. Kasi tingnan mo naman yung potassium niya. Ang baba. Hypokalemic. Okay? This is a case kung mataas ang ano mo, and then mataas ang BP mo, most likely, yung mineralocorticoid. Yung mineralocorticoids mo, mataas. Okay? So, usually, ang nagkakos dito, mas. Again, I would suggest balikan ninyo yung tinuturo sa physio or sa pato or sa pharmacology nyo, sa diuretic part. Kasi ito yun eh. E dito, nasobrahan ka ng ano,
ang nangyari dito, na sobrahan ka ng aldosterone mo. Okay? So, ngayon, tignan natin ano nga ba yung ano gagawin dito. Which of the most aside from managing and correcting, yes, talagang i-correct mo yan. Baka mamaya, magano yung pasyente mo. Pag sa puso yan, patay tayo. Which of the following is the most appropriate step to do? Most appropriate. So, ano na niya dito? Next? Yung next. Okay? So, usually, siyempre, i-measure mo muna yung aldosterone renin ratio. Okay? Yan ang pinaka next step kasi dyan. Kung nasa diagnostic ka na mag-uusap. Ang pinag-uusapan natin. So, bakit? Kasi nga, usually kasi, duta ka dito, sobrang taas ka ng aldosterone niya. Dahil sa bukol dun. Yan o. Kaya may electrolyte abnormality ka. Okay. So again, tingnan mo mabuti tong diagram na to. Ayan o. Yan o, severe hypotension, or may hypokalemia ka, may early onset na hypertension, di na niya naibigay, pero most likely, andito to. Ayan o, most likely andyan siya. So itong next step na gusto niyang sabihin sa'yo, ito. Yung saline infusion test, pag na-verify mo na greater than 750, baka yun ang ano niya, pag nakita mo ng 750, saka mo gagawin yung mga saline infusion test na sinasabi. Yung dexamethasone, nasa dulo na yan. Ayan, oh. Kung naka-normal, pero may family history, sa dulo na yan. Pero, ayan, gusto niyang anuhin dyan, magbabasa ka nito, yung mga ganyang diagram na nakikita sa ano mo. So paano nga ba to? Paano nga ba kinukuha tong ER? Okay? So don't worry, gumawa ako ng slide chat. Okay, ayan oh. So yung AAR mini-measure nila. Okay, kukuha ka ng renin tsaka yung aldosterone. Okay, laboratory. And then iano mo? Kukumputin mo. Ayan. Kukumputin mo siya. Pag greater than 750 yung naging diferensya, most likely, positive yan, saka kang magsasaline infusion test. Yun ang gusto nang sabihin. Pero ideally, pagdating mo sa ER nyan, i-correct mo kaagad yun, ha? Yung mga abnormality na yun. Okay. Again, okay, naituro ko na pala lahat ngayon. Pero still, again, sabihin ko na, ang best testmanship skills is still ang pagbabasang mabuti at ang ginagawa nyo ang best sa exam. Remember, ito mga to, supplementary pa rin ito. Pero ang pinaka-the best pa rin is magbasa talaga, mag-aral mabuti. Yun ang pinaka-the best and gawin nyo lang yung best at magdasal. Okay? Again, uulitin ko tong minodify ko kay Colonel Saunders. A real medical doctor is a med student made the hard way. Yan. Kaya so magbabasa. Again, so narinig nyo na naman itong mga tips sa video na to. So, isa isip at isa puso. Para maano nyo, mag-getsin nyo yung gist pag sakaling tinanong na kayo sa mga respective exams ninyo. Again, thank you and please subscribe.